Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang inang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy at dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sanilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, ang hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bayin, pagkat may kakamping langit. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang pagpapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Tayong lahat bilang mga deboto ng mahal na poong Hesus Nazareno ay kanya hong tinatawag. Tinatawag po na sumunod sa kanya. At hindi ba ito ang mithiin ng isang deboto? Hindi lang nagsisimba dito tuwing Biyernes o nagnonobena o naglalakad ng paluhod. Pero ang pinakaimportante sa isang deboto ay tagasunod ni Kristo.
At sa ating ebanghelyo ay binibigyan tayo ng paraan ng ni Jesus paano sumunod sa Kanya. Kumbaga may mga steps. Gusto natin sumunod kay Jesus, pero minsan hindi natin alam paano tayo susunod kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, pinapakita sa atin ni Jesus, kung gusto nating sumunod sa Kanya, una, limutin ang sarili. Yan po ay hango sa ating ebanghelyo. Kung gusto nating sumunod kay Jesus, una, limutin ang sarili. Mahirap naman kung susunod tayo kay Jesus kung punong-puno ka ng sarili mo. E si Jesus nga, inubos ang sarili, nagpakababa at naging tao para iligtas tayo. Narinig po natin yan sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Siya'y nagpakababa at naging tao. Para saan? Para iligtas tayo. Kaya kung susunod tayo kay Jesus, kailangan din nating tularan ang kanyang halimbawa, ang pag-ubos sa sarili, paglimot sa sarili. Kasi 'di ba? Kung ang tao naman iniisip niya kung anong makukuha ko, may makukuha ba, may kapakanan ba sa akin 'to? Hindi ho pagsunod 'yun. Kung ang Diyos sinasagot ang panalangin natin, sumusunod tayo sa Kanya. Masigasig tayo. Pero kung darating ang panahon na pag-aantayin tayo ng Diyos o hindi niya sinasagot minsan yung panalangin natin, magdadasal pa ba tayo? O tatalikod na tayo sa Kanya? Kakapit na sa ibang pampaswerte para gumanda ang buhay o nalimutan ang pangako ng Diyos? Kung babasahin po natin sa isang yugto ng Ebanghelyo, pagkatapos po magpakain ni Jesus ng 5,000 tao, sinundan siya ng mga to. At sinabi niya, sinusundan niyo ba ako dahil sa narinig ninyong pagpapahayag ko sa mabuting balita? O sinusundan niyo ako dahil pinakain ko kayo? Minsan, tignan din natin sa sarili natin, sumusunod ba ako kay Jesus dahil mahal ko siya? O sumusunod ba ako kay Jesus dahil may pangangailangan ako sa Kanya? Sumusunod ba ako kay Jesus dahil sinasagot niya ang panalangin ko? O sumusunod ako kay Jesus dahil ang Kanyang salita ay nagbibigay buhay sa akin? Hindi sana natin hangarin na bilang mga deboto, kung anong makukuha natin, inaanyayahan tayo ni Jesus sa step number 2. Mula sa paglimot sa sarili, pasanin ang krus. Iniisip ka agad natin na kapag krus, hirap ang pumapasok sa isip natin. Pag nabibigatan na tayo sa buhay, ang bigat-bigat na ng suliranin natin, sinasabi natin, Panginoon, tanggalin mo na itong krus na ito sa buhay ko. Hirap na ho ako. Pero huwag ho sana nating tignan lamang ang krus bilang paghihirap. Pero sana tignan natin na ang krus ay ang paraan ni Jesus ng pag-aalay ng sariling buhay. Kaya ho ang krus ay larawan ng pag-aalay. Hindi ho suffering, kundi offering. Kaya po, paanyaya sa atin, kung gusto nating limutin ang ating sarili at sa ating pagpasan ng ating krus, ay nakahanda tayong ialay ang sarili. Sa krus ni Jesus, inalay niya ang buhay niya para saan? Sa kaligtasan ho natin. At tayo po bilang sumusunod sa Kanya, ay inaanyayahan din na ialay ang sarili sa iba. Siguro sa mga nagsisimba rito, sa mga magulang, may mga pinag-aalayan kayo ng inyong mga sakripisyo at paghihirap. Ang pagpunta rito, ang makikipagsiksikan
sasabayan yung init ng araw. Yung iba ay magdadasal. May kalakip na sakripisyo ang pagpunta rito. Lalo na ho ngayon, tanghaling tapat, mainit. Hindi ho kinaya ng tatlong helicopter dito. Nagpapaypay pa rin tayo. Pero, itong sakripisyong ito ay pinag-aalay ko para sa pinagdadasal ko. Diba? May mga sakripisyong niyayakap dahil handang mag-alay. Kaya ang krus ni Jesus nagpapaalala sa atin na tayo ay yumakap at lumakad sa daan ng pag-aalay. Kahit na ang pag-aalay ay may kalakip na paghihirap. Kahit na ang pag-aalay ay may kalakip na sakit, hindi tayo tumitigil. Dahil, pangatlo, sinusundan natin si Jesus. Siya ang sinusundan natin. Wala na hong iba. Kaya tayo natututo sa Kanya, inuubos ang sarili, nililimot ang sarili, niyayakap ang buhay ng pag-aalay dahil si Jesus ang sinusundan natin. Ang Kanyang aral at turo ang siyang gabay natin. Ang Kanyang halimbawa ang ating sinusundan. Kaya po, magandang imbitasyon sa atin. Kung gusto nating sumunod kay Jesus, na tinatawag niya tayong lahat, sumunod ka sa akin. Pinapakita ni Jesus sa atin ngayon, ganito ninyo ako susundan. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at lumakad kasama ko. Sana ho, sa ating araw na ito ng pagdidebosyon, at ganon din po, kalakip nito ay ang misa natin ngayon, ay ang misa nobenaryo natin sa pag-alala sa Nuestra Señora de Buena Hora, si Maria na Ina ng Diyos, na nagpakita sa atin ang kanyang halimbawa, ang nagpakita sa atin paano sumunod sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang pakikinig sa salita, pag-aalay ng sarili, paglimot sa sarili, at tumahak sa daan ng krus ni Jesus. Ang buhay ng pag-aalay at paglilingkod. Itong imbitasyon sa atin, ang tanong po, tutugon ba tayo sa paanyaya ni Jesus? Sasagot ba tayo sa paanyaya ni Jesus na sumunod ka sa akin? O ang isasagot ba natin ay puro dahilan? Sana po hilingin natin ang grasyang ito sa ating pagdiriwang ng Eucharistia na buong puso bilang mga deboto na sumunod sa mahal na poong Jesus Nazareno, sa paglimot sa sarili, sa pagpasan ng ating krus ng pag-aalay, at lumakad kasama niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw na pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na nag-iiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating itugon, mga kapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral sa pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkulin publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable
totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa natin suportahan ang pagsulo ng katotohanan at labanan ng patagong impluwensa ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, nawa'y magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, nawa'y umani na makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ng iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong inyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas
kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa sa tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa kanilang sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Inagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gawaing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahin. Kaugnay nito, patuloy pa rin po ang pahalik sa imahin ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.